ang lahat ng likha niya ay mabuti. Pinagyaman niya ng lubusan. Purihin niyo ang Panginoon, laklain ng kanyang ngalan. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng maanghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kagitasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulundaya. Inungkuli ka namin, ipinagdaraal ka namin, sinasamba ka namin, pinagbubuli ka namin, pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mong angking kapurihan. Panginoong Diyos sa rinanggalit, Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesu Kristo, buktong na anak, Panginoong Diyos, ordeno ng Diyos, anak ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan pag nanaluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon. Ikaw lamang, O Jesu Kristo, ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen, amen, amen. Ipinagdiriwang natin ang kapistahan ni Apostol San Mateo, manunulat ng mabuting balita. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyong habag na di namin malirip, minarapat mong hiranging apostol si San Mateo, kaming tinutuwangan lubos ng kaniyang halimbawa at pagdalangin, ay pagindapatin mong maging matalik mong kaugnay sa pagsunod namin sa iyo
sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa sulat Apostol San Pablo sa mga taga Epeso. Mga kapatid, ako na isang bilanggo dahil sa Panginoon ay namamanhik sa inyo na mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. Kayo maging mapagkumbaba, mabait at matyaga. Magmahalang kayo at magpaumanhinan. Pag sumakita ninyong mapanatili ang pagkakaisa mula sa Espiritu sa pamamagitan ng buklod ng kapayapaan. Iisa lamang ang katawan at iisa rin ang Espiritu. Gayun din naman, iisa lamang ang pag-asa ninyong lahat dulot ng pagkatawag sa inyo ng Diyos. May isa lamang Panginoon, isang panalampalataya at isang binyag, isang Diyos at Ama nating lahat. Siya higit sa lahat, gumagawa sa lahat at sumasa lahat. Ang bawat isa sa atin binigyan ng tanging kaloob ayon sa sukat na ibinigay ni Kristo. Ang iba'y ginawang apostol, ang iba'y propeta, ang iba'y tagahatid ng mabuting balita, ang iba'y pastor at guro. Ginawa niya ito upang ihanda sa pagdilingkod ang lahat ng hinirang sa ikauunlad ng kanyang simbahan. Sa gayon, tayong lahat ay magkakaisa sa panalampalataya at pagkakilala sa anak ng Diyos at magiging ganap ang ating pagkatao ayon sa pagiging ganap ni Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Laganap na sa daigdig ang kanyang mga tinig. Ang langit ay nagahayag ng Diyos ay dakila. Malinaw na nasasaad kung ano ang kanyang gawa. Bawat araw, bawat gabi, ang ulat ay walang patlang, patuloy na nag-uulat sa sunod na gabit araw. Laganap na sa daigdig ang kanyang mga tinig. Walang tinig o salitang ginagamit kung sa bagay, wala rin naririnig na kahit na anong ingay. Gayunpaman, sa daigdig ay laganap yung tinig, ang balita ay umaabot sa duluhan ng daigdig. Laganap na sa daigdig ang kanyang mga tinig. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Mga tapat na apostol ay nagpupuri sa poon sa langit habang panahon. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umalis si Jesus
At sa kaniyang paglakad, nakita niya ang isang taong ang pangalay Mateo. Nakaupo ito sa pangilinan ng buwis. Sinabi ni Jesus sa kaniya, "Sumunod ka sa akin." Tumindig si Mateo at sumunod sa kaniya. Nang si Jesus at ang kaniyang mga alagad ay nasa bahay ni Mateo, dumating ang maraming publikano at mga makasalanan, at sila'y magkakasalong kumain. Nang makita ito ng mga Pariseo, tinanong nila ang kaniyang mga alagad, "Bakit sumasalo sa mga publikano at sa mga makasalanan ang inyong guro?" Narinig ito ni Jesus at siya ang sumagot, "Ang mga may sakit ang nangangailangan ng manggagamot, hindi ang mga walang sakit. Humayo kayo at unawain ninyo ang kahulugan nito. Habag ang ibig ko at hindi hain, sapagkat naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga banal." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa lahat. Magandang Sabadong umaga sa lahat. Nakatulog po ba kayo? Good for you. Kasi sa mga may edad na, medyo alas tres pa lang, gising na, no? Ang hirap ng matulog. Ganun pa man ay nagpapasalamat tayo sa biyaya ng araw. Nagpapasalamat tayo sa biyaya ng panibagong buhay ngayong Sabado. Kaya po atin pong purihin at dakilain ang ating poong Jesus Nazareno. Ayan ang una nating gagawin paggising, ang purihin palagi ang Diyos. Amen? Ngayon pong umaga, ipinagdiriwang natin ang kapistahan ng isang apostol na tinawag ni Jesus. Si Apostol Mateo o Matthew o minsan tinatawag na Levi. Ang Levi po ay pangalang Hebreo o Hebrew. Dahil siya ay isang Hudyo, ang pangalan niya ay Levi, galing sa angkan ng Leviticus, isa sa mga anak ni Jacob. Nung nagkaroon ng 12 anak si Jacob, ito ang naging sandiga ng bayang Israel, ito ang 12 lipi ng anak ng Israel. Si Israel, si Jacob din yun. Kaya si San Mateo o si Levi ay kabahagi ng tribo ng mga Leviticus. Eh bakit naging Mateo? Ang Mateo po ay Griego dahil ang ating banal na kasulatan, parts of them ay nakasulat sa Griego dahil nasakop sila ng mga Romano at ng mga Griego, ang ating kasulatan at ang mga pangalan ay na-translate sa ibang lingwahe. Ganun pa man, magkapareho si Mateo at si Levi. Ano po ang kaugnayan ng pagtawag ni Jesus at ang sitwasyon na kinasasadlakan ni Mateo o Levi? Siya po ay tinaguri ang tax collector. Kaya kung sino po yung mga accountant, pag sinabing Levi, ibig sabihin tax. O magkano ang levy mo dito sa iyong business? Ibig sabihin tax. Kinuha po iyon sa pangalan ni Mateo. Ganun pa man, tayo bilang Kristiyano na tumugon sa pagtawag ni Jesus na sumunod ka sa akin, si Mateo ay isa rin sa tinawag ng Diyos at sumunod sa kaniya. Pero sa bahagi ng Ebanghelyo,
may mga taong nagbanggit na bakit si Jesus ay kasamang kumakain sa mga taong makasalanan, nangangahulugan na yung mga taong makasalanan is referring kay Mateo. Di po ba? Bakit kaya makasalanan yung maniningil ng buwis? Bakit kaya ang tawag sa kanila ay makasalanan? Meron po kasing dalawang rason. Ang maniningil ng buwis noong panahong iyon ay tinatawag na traidor. Bakit po traidor? Dahil si Mateo ay isang Hudyo, naniningil siya ng buwis sa kaniyang kapwa Hudyo, pero yung perang sinisingil niya ay hindi napupunta sa Hudyo. Napupunta saan? Sa mga Romano. Kumbaga parang nagtatrabaho si Mateo para sa mga Romano at hindi para sa mga Hudyo. Kaya ang tingin sa kaniya ng kaniyang mga kasambahay, ng kaniyang mga kababayan ay traidor. Pangalawa, ang maniningil ng buwis ay magnanakaw. Sounds familiar? Ang maniningil ng buwis ay magnanakaw. Bakit po? Dahil sila ay maniningil ng buwis ayon sa kanilang kagustuhan. Para yung mga Romanong nag-appoint sa kanya para maging tax collector ay maging masaya, papatawan ko ng mas malaki para kami ay hati. Kung 100 yung tax, 50 lang ang ibibigay ni Mateo doon sa Roman official at yung 50 sa kanya. Kaya nga mayaman at aral si San Mateo. Dahil hindi ka pwedeng maging tagasingil ng buwis kung wala kang pinag-aralan. Kaya si San Mateo ay nasa crossroads. Literally, nandoon siya doon sa may kanto kung saan dumadaan yung mga mangangalakal para pagdaan ng karwahe nila at may lamang kalakal, ito ay kaniyang papatawan ng buwis. Hindi ba matalino si San Mateo? Yayaman ka kapag ikaw ay tagasingil ng buwis. Pwede mong patawan ng anumang presyo ang gusto mong mangyari para matuwa sa'yo yung amo mo. Ito ang sitwasyon ni Levi bago siya tawagin ng Diyos. Pero napaka makapangyarihan ang dalawang salita ni Jesus sa kaniya. Sumunod ka sa akin. Follow me. Ang dalawang salita, follow me, sumunod ka sa akin, dali-daling tumayo si Levi at sumunod kay Jesus. Mula sa kamunduhan, nakita ni Levi ang tunay na yaman sa katauhan ni Jesus. Hindi na ipagpalit ang katauhan ng Diyos sa ibibigay ng makamundong yaman. Ipinakita ni Jesus na siya ay mas magaan at mas magandang sundan kesa ang mga taong ginagawa mong Diyos at ikaw ay nagkakaroon ng kasalanan. Ito po si San Mateo. Nang sumunod siya kay Jesus, ng araw na iyon, sumunod siya
hanggang kamatayan. Nakita ni Levi na hindi makapagbibigay ng kaligtasan, hindi makapagbibigay ng anumang kasiyahan, hindi makapupuno ng iyong kaluluwa ang perang hawak mo at kataniyagan na meron ka. Ang pagsunod kay Jesus ay pagsunod sa tunay na kayamanan. Ang pagsunod kay Jesus ay ang tunay na nakapagbigay ng kasiyahan kay Mateo. Tayo din po, tinatawag ng Diyos sa araw-araw. Tayo din po, sinasabihan ng Diyos, sumunod ka sa akin. Kaya tayo nandirito, tumugon tayo sa tawag ng Diyos kaninang umaga. Na magsisimba ako, tinawag ako ng Diyos, at sa pagtawag ng Diyos sa atin, susunod tayo dahil alam nating ang Diyos ang tunay na kayamanan ng tao. Hindi po ang Diyos ang susunod sa atin. Tayo ang susunod sa Diyos. Kung anong inspirasyon ang ibinigay niya sa atin ngayong umaga, ito ang ating susundin at ito ang ating susundan. Hindi ang inspirasyon ng mundo at inspirasyon ng panandaliang kagalakan o kasiyahan. Sapagkat ang ating buhay ay natatapos sa kaligayahang kasama ang Diyos. Basta kasama mo ang Diyos, kahit wala kang kayamanan, dama mo ang biyaya at grasya niya ngayon at magpakailanman. Mag-iingat po tayo ngayong araw. Pagpalain tayo ng poong may kapal. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, ang buhay ni San Mateo ay binago ng pagtawag at hamon ng guro. Nawa ang aming mga panalangin ay magpahayag ng pagbabago ng buhay at maging sensitibo kami sa mga pangangailangan ng iba. Diyos ng pagpapatawad, maging mapagpala ka sa amin. Diyos ng pagpapatawad, maging mapagpala ka sa amin. Ang mga programa para sa pagbabago, naway maging tanda ng ating buhay Kristiyano, manalangin tayo. Diyos ng pagpapatawad, maging mapagpala ka sa amin. Atin nawang tanggapin ang hamon at tawag sa pagbalik loob sa halip na mahikayat sa pangakit ng mundo, manalangin tayo. Diyos ng pagpapatawad, maging mapagpala ka sa amin. Ang mga may kinalaman sa mga bagay tungkol sa pananalapi, naway hindi matuksong ipagpalit ang kanilang kaluluwa para sa kayamanan at kapangyarihan, manalangin tayo. Diyos ng pagpapatawad, maging mapagpala ka sa amin. Ang mga may kahinaan sa kanilang espiritual na buhay, naway humanap ng tulong sa sakramento ng pakipagkasundo, panalangin tayo. Diyos ng pagpapatawad, maging mapagpala ka sa amin. Ang mga yumao naway mapatawad sa kanilang mga kasalanan, manalangin tayo. Diyos ng pagpapatawad, maging mapagpala ka sa amin. Makapangyarihang Diyos, sa pamamagitan ng mga panalangin ni San Mateo,
Tanggapin mo ang mga kahilingan ng iyong bayan, ang bagong Israel, na tinipo ng biyaya ng iyong muling nabuhay na anak, na nabubuhay at naghahari magpas sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Itong tinapay at alak na muna sa'yo muling ihahain sa kabutihan mo. Kunin at tanggapin alay sa'yo pasasalamat ng puso. Pasasalamat ng puso. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugda ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa paghahain namin ng panalangin at mga alay, ngayong kapistahan ni San Mateo, kami nagsusumamong iyong maawaing tunghayan ang sambayanan mo na iyong inaaruga sa pananampalatayang itinuro ng mga apostol sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Itinatag niya ang iyong sambayanan at ang mga apostol ay salig at katuwang sa pagpapanatili ng iyong pagmamahal na di magwawakas kahit kailan. Kaming sambayanan mo dito sa daigdig ay katibayan ng pamumuhay sa langit. Kaming naririto ang tagapagpahiwatig sa pagkakaisa ng tanan sa iyong pag-ibig. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga upo, nabuhulo ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosanna, Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Hosanna, Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosanna, Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Hosanna, Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawa ka niya ang tinapay, pinasalamatan ka niya, pinaghati-hati niya iyon,
iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawa kaniya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos, Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihilig namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, "Kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo."
Tunghayad mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito si Jesus ang patuloy na tumatawag sa atin. Ito ang Kordero ng Diyos, itong nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Kailangan magbago kahit ito'y masibig ko. Hindi ka kailangan magsikap ng gusto upang kaibigin ko. Iniibig kita, manalig ka sana, ako'y kapiling mo kahit ikaw pa may mapalayo. Kailan magwawakas ang iyong pagtatago, ako'y maihintay sa'yo. Mapit ka lamang, ang puso ko'y hagan. Pag-ibig ko'y wala hanggan. Iniibig kita, manalig ka sana, kapiling mo kahit ikaw pa may papalayo. Announcement, muling inihahandog ng ating simbahan ang Nazareno Medallion. Mabibili po ito sa ating parish finance office.
Ito po ay nagkakahalaga ng 25 pesos. Ang malilikom po ay gagamitin sa pagsasaayos ng electrical system ng ating simbahan. Ngayong buwan ng Setyembre ay ipinagdiriwang po natin ang Archdiocese Sun Youth Month at ang Parish Youth Ministry ng Simbahan ng Quiapo ay muling naghahanap at tumatanggap ng mga nananais na maglingkod sa Poong Jesus Nazareno sa pamamagitan ng PYM. Inaanyayahan po namin ang mga kabataan na may edad 13 hanggang 24 na taong gulang na sumali sa Parish Youth Ministry at Young Adult Ministry. Maaari ninyo pong bisitahin at i-message ang official Facebook page ng PYM Quiapo o iscan ang QR code na makikita sa ating LED screen. Mga paalala sa mga nagsisimba, pagkatapos po ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pakikinabag namin sa galak ng katubusan na siyang sanhi ng masayang pagpapatuloy ni San Mateo sa Manunubos upang makasalo sa kaniyang tahanan, ipagkaloob mong lagi naming tanggapin bilang pagkain siyang naparito upang tawagin ang mga makasalanan at hindi lamang ang mga banal na ngayoy kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang Diyos na nagtayo ng simbahang nasa salig sa mga apostol ay maggawad nawa sa inyo ng pagpapala bilang tugon sa mga panalangin ni San Mateo ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Ang Diyos nawa ang siyang magbunsod sa inyo para tularan ang halimbawa ng mga apostol upang inyong mapatunayang lahat ang inyong katapatan sa Kanya ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Ang aral ng mga apostol ay nagpapatatag sa inyong pananampalataya. Ang kanilang panalangin ay magbunga nawa ng inyong pagsapit sa tahanang tunay at walang hanggan. Amen. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa biniyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, inipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus
Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mo namatayan ay sagisag ng aming paligpasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus